Sa linya po natin ngayon. Asek, gandang hapon po, Tony and Casey. Magandang hapon po, Sir Tony, Ma'am Casey, at hindi ho kami yata ang dapat sumagot sa mga baha. Hindi. Sabi ko bumabaha ang mga spam messages dati. Oo. Ngayon, dahil meron na kayong Pogo Flood Control. Parang may sandbagging na naganap. Basta huwag teabagging, ha? Sandbagging lang. Pero, ito ay obserbasyon lang po ng mga karaniwang tao. Bilang kayo po ay nasa DICT, meron ho ba talagang scientific correlation ang pagkakaban ng Pogo sa paghinto ng mga spam messages na natatanggap po ng mga tao? Well, hindi ho natin masitukoy kung may scientific ho ba, pero we can confirm there was an immediate effect on dun ho sa pagbaba ng mga text scams. So, kailangan nating tandaan na Sir Tony, Mama Casey, even though nung pagdinig ho sa Senado, binanggit ho natin to, na ang operasyon ho kasi ng Pogo is susceptible to be used as scam hubs. Yes, kasi yes. Para sila mga BPO. Centers, yeah, BPO yan eh. BPO, so, yes po. On its front, pwede yung Pogo operations, pero pag tumalikod ka ho, they can easily switch to illegal operations. Yeah. Much like dun sa human trafficking po natin, text scams, love scams, and various other illegal activities po. Actually, Asek, may mga nagsasabi na ho, actually mga mambabatas pa yung mga nagbababala, na sinasabi nila na kahit i-ban mo na yung mga Pogo na yan, mag-underground lang yan, lilipat lang ng lugar yan, pero itutuloy pa rin nila yung mga aktibidad nila. Pero ngayon sa nakikita natin, hindi ba kaya nilang ituloy nga yung mga pagpapadala ng mga spam or online scams kahit na ibinan sila dahil pwede naman daw sila mag-underground, Asek? Ako, mas madali naman utahan natin sila matukoy kasi nung may illegal front po sila, hindi ho matukoy ng DICT or ng mga network providers natin kung ang binibili ho ba nilang bandwidth is truly for Pogo operations or illegal operations. Ngayon ho, pag illegal na ho ang Pogo, hindi na ho sila pwede magtago doon sa legal front ho nila. Matutukoy natin by monitoring their activities at saka ho yung binibili nila mga bandwidth. Kung sobra-sobra ho yan, na ang tingin natin is it would be used for a BPO type of operations at wala namang ho nakarehistro na BPO or any legal activities there, matutukoy na ho natin yan. And kumbaga, mawawala yung cover nila kasi. Yung monitoring ng bandwidth, sino po ba ang nakakagawa nun? Yung telco lang po ba? Namamonitor ho natin yan sa DICT at ang NTC ho. NTC. Using their regulatory powers over the MNOs or mobile network operators ho natin. Napansin nyo din na simula nung nagsabi yung si Presidente na i-ban na Pogo. Ang mga Pogo, nabawasan nga itong based on your monitoring. So ano kaya ang naging dahilan kung bakit nabawasan itong mga text scams? What could be the reason behind it? Natakot? Ganun? Yung pag-banhon na yan, sabi naman ho ng Pangulo natin, effective immediately, although inatasan niya ho ang ating mga kaibigan sa PAGCOR, sa Pangulo na to wind up until the end of the year. Altenco, na i-wind up yung operations. Pero sa pag-monitor ho namin, marami na talagang tumigil din na nagsara na Pogo businesses dito sa ating bansa. Bago pa sila ma-raid, gano'n? So, patunay, isa na namang patunay na ito'y kasama dun sa mga scam farms na nandyan sa mga Pogo na yan. It's one of the indications po, Ma'am Carmina. Mahirap naman ang magsata na it's one of the indications na the Pogo, the legitimate Pogo operators are being used as a front for illegal activities po. Opo. Hindi natuloy ako mananalo ng 10,000 pesos na pinapangako nila. Tsaka yung package mo, hindi mo na makukuha yan. Hanggang ngayon, they're delayed. Pero Asek, nag-umpisa nga po kami ni Partner Casey sa pagtalakay nitong issue ito. Nasabi ko nga, na kaya po nagpasa ng SIM Registration Act dahil nga po ang layunin, o isa sa mga layunin, ay masawata itong mga online scams at mga spam messages. No? Yung pala, ang pagbaban lang sa Pogo ang tuluyang makakapagpahinto, Asek? isa ho kasi ang talagang layunin ng SIM Registration Act ho natin is mawala yung anonymity dati doon sa pag-i-scam. Kasi ang scam dati ho, Sir Tony, Ma'am Casey, nangyayari pag tinatawagan tayo na hindi natin alam kung sino yung mga tumatawag sa atin. Kasi ang bilis bumili ng prepaid SIM card. So tinanggal niya yung aspect ng anonymity. However, siguro sa nag-evolve din yung mga technology. Criminal minds ho natin, yung mga
mga taong gustong gumawa ng masama. Uh-huh. Eh, nag-jump on naman sila doon sa mga tinatawag nating mga over-the-top services. Kaya nga ho, yung mga text scams natin, happen in the form of Viber, sa Messenger ho natin. At iba naman ho, talagang nag-advance din yung mga devices, yung mga tinatawag natin na yung mga device na hindi mo kailangan ng SIM card, basta within that radius, mapapadalan ka ho ng text. Kasi ang target niya, yung handheld devices. So, hindi niya hina-hijack yung signal nung MNO, so yung mobile network operators ho natin. Kung gayon, ano mangyayari? May silbi pa ba? Yung SIM registration? Kunwari, ngayon, mayroon akong bibiling telepono, tapos i-apply ko ng bagong SIM. Nag-SIM registration ka pa, pagkatapos, ganun din naman pala, hindi naman pala safe or mapaproteksyonan against mga text scams. I think moving forward, it would have an effect naman po. Kasi yung mga kaibigan naman po natin sa mga social media platforms natin at saka yung mga over-the-top services na to, they require talaga na you use a valid number ho. Ngayon, kung halimbawa wala na kayo makuhaan na valid number na hindi registrado or na take down to, in the long run, nagkakaroon ng effect. Kasi nahuhuli natin yung mga pre-registered SIM cards, yung mga nung bago magtapos yung SIM card registration act, bumili ng bulto at niregister nila ng bulto. Minsan nga, napapansin mo namin sa isang tao, hindi lang 10 devices ang nakaregister sa kanya. It reaches up to the 100. So, in the long run, it would have an effect. Sige. Pero bago tayo magtapos, ASEC, yun po bang mga pagpapadala ng mga messages, for example, pag nag-umpisa na ang panahon ng kampanya, i-re-regulate din ho ba dapat yan? For example, ayoko na nakakatanggap ako ng binabaha, speaking of baha, babahain ang inbox ko ng kung sino-sino mga anonymous messages na kung sino-sino mga kandidato ang kanila pong pinopromote. Yun ho ba ay nare-regulate? Tama po, Sir Tony. Dapat po nare-regulate na yan. In fact, the NTC, being the regulators of the MNOs or the mobile network operators, so kailangan may feature ho yan na if you want to stop opt out them to send you, meron nung number na tinetext ho yan para ma-stop yung mga messages na yan. However, ho, Sir Tony, yun nga, babalik tayo doon sa ibang mga very advanced, very complex devices na hindi ho talaga naka-network ang sinasakyan, kundi tina-target talaga yung handheld devices. You know, dapat nare-regulate din ho ng mga kaibigan natin sa NTC. Na bawal ho yung mga devices na yan. Yan ang malaking scam. NTC. Yan ang malaking scam. Pagka-iboto mo yung taong yun, yung kandidatong yun, di ba? Correct. Anyway. Na linoloko yung taong bayan. Anyway. ASEC, I would like to thank you very much for giving us the time today in our program. Maraming salamat din, Sir Tony. At again, paulit-ulit ho kami magpapasalamat sa pagpapahiram ho ninyo yung platforma niyo para makapag-usap din ho sa ating mga kababayan. If you want to end this conversation, press 0. You can opt out now, ASEC. ASEC, thank you so much. Salamat po, ingat. Salamat po. Salamat po. Para sa more unboxing ng issue ng bayan, subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.